Maraming salamat. Maraming salamat, Secretary Jun Ekban, ang ating bagong press secretary, sa iyong pagpakilala sa akin. At pwede na kayo umupo lahat. Dala natin si Secretary Jun Ekban dahil dala natin yung media para makita itong napakagandang halimbawa ng pagtutulungan ng pamahalan at pribadong sektor para sa pabahay ng ating mga kapwa at minamahal na Pilipino. Maraming salamat rin, Governor Ningning Lazaro, sa inyong pag-welcome sa amin dito at sa pag-welcome din ng inyong probinsya dito sa mga bagong taga-Laguna. Thank you very much, Gina Lopez, for all the things that you're doing here and all the other places where you have made a difference in the lives of the people of the community. Maraming salamat kay Mayor Beris at saka kay Mrs. Beris dahil sa pag-welcome nyo tuloy, itong resettlement site ay mas malaki kesa doon sa dating bayan ng Kalawan. Kaya marami kayong bagong alaga. Pero kayang-kaya naman yung inalagaan yung lumang bayan. Kayang-kaya nyo rin alagaan ang mga bagong mamamayan ng bayan ng Kalawan. At narito rin si General Manager ng NHA, si Rico Laksa. Gawa nang siya sa mga ahensya ng pamahalaan ang pinaka nagpa-partner sa ibang ahensya at si pribadong sektor. At kasama rin natin ngayon si Secretary Arthur Yap, private sector na rin siya ngayon. Pero temporarily, nag-resign siya as Secretary of Agriculture dahil tatakbo ng congressman. Pero sabi ko, temporary yung pagka-private sector niya kasi kahit na siya lang ang boboto sa sarili niya, magiging congressman na kasi unopposed si Arthur Yap. Binabati ko ang lahat na mga narito. Una nga si Gina, siya ang nag-isip ng konseptong bayaniwan o bayanihan kung saan nagtutulong-tulong ang mga ahensya ng gobyerno, pribadong sektor, benepisyaryo sa mga gawaing magbibigay ng ginhawa sa buhay. At ang pangunahing partner, ang NHA, dahil NHA ang nagpapatayo ng pinakamaraming bahay dito. Pero ang dami nang binanggit ni Gina kanina sa media tour na mga private sector at private foundations at private individuals na nagko-contribute din ng maraming pabahay dito sa Kalawan. Kanina pinag-uusapan namin ni Gina, sabi niya, zero ang resistance sa paglipat dito. At yun ay kaiba-iba doon sa mga nangyayari ng mga nakaraang administrasyon. At kinikwento ko sa kanya, doon sa riles ng tren, dito rin sila napunta, marami. Sa riles ng tren, 90,000 na pamilya ang linipat sa iba't ibang lugar, halos wala ring resistance. Ano ang kaibahan ng mga paglilipat natin at paglilipat ng mga nakaraan? Dahil ang paglilipat may kasamang hanap buhay. Yan ang pinaka-importante. At isa sa mga paraan ay yung mga tinatayong livelihood center dito, mga pabrika ng mga ahensya ng pribadong sektor. At ang TESDA ay tumutuloy sa kasanayan ng panghanap buhay. Kanina nga, nagpunta kami doon sa gumagawa yung Master Carpenter, si Mang Roger. Yung gumagawa, siya ang nagsusupervise ng pagpagawa ng mga furniture na gagamitin din dito. Di siya ay galing sa ilalim ng tulay, sa Paco Market. Kaya tinanong ko sa kanya, ano Mang Roger? Palagay ko nung araw natatakot kang umalis doon. Kasi tinanong ko, Mang Roger, nung ikaw na nasa ilalim ng tulay, ano ang trabaho mo? Anong hanap buhay mo?
Sabi niya, karpentero ako, meron ako mga construction projects na pinagpapapasukan. So palagay ko, sabi ko, Mang Roger, natatakot ka muna lumipat dito kasi baka mawala yung hanap buhay mo, yung construction sa Maynila. Ganun na nga, sabi niya. Pero pagdating niya dito, meron ding palang hanap buhay dito. Kaya yun ang maganda dito sa ginagawa natin. At isa pa, doon sa mga nagkabit ng kuryente, congratulations din. Sa amin ni Gina, nung araw, nung madilim itong bahagi ito, at maraming krimen, drugs, may isa pang rape, pero nagkaroon tayo ng kuryente dito. Ang ginagawang kuryente dito ay solar energy, solar power. Kaya mahal lang ang pagtayo ng poste at ilaw, tapos nun wala lang binabayaran na electric bill. Di ba, Gina? Wala na binabayaran electric bill, kaya meron ng kuryente dito. So congratulations sa lahat at sa iba't ibang kumpanya na tumutulong. Yung Telus, yung Konsunghi, yung ABS-CBN, yung Aboitiz, yung San Miguel, yung Sun Life. Napakaraming tumutulong. Maraming salamat sa inyo, sa tuloy ninyo sa bayan ni One Foundation. Kasi yun, si Gina, yun ang moving spirit. Siya nagbuo sa inyong lahat. At si RDAP, pinaupo ko dito, kahit na siya ay ex na, private sector, nagsisip-sip din tayo kasi magiging congressman. Pero hindi lang yun. Dahil sa ilalim niya, ang Department of Agriculture ay nagbigay din ng tulong dito. Tilapia, vermicomposting, vegetable seeds, shredder, land preparation, household gardens. Ewan ko kung dito ginagawa lahat noon, pero sila ay tumutulong sa Bayan ni Juan Foundation sa iba't ibang mga ginagawa nila. At pinaupo ko rin si General Segovia at saka si General Anyonuevo dito dahil ang importante rin kung lilipat at gagawa ng isang pamayanan, yung kapayapaan. So siguro ginamit ng mga sundalo ni General Segovia ang CAFGO training module siguro. Dahil ang dami natin yung mga naka-white t-shirt, mga marshal dito na training ng military para tutulong sa police na manatili ang kapayapaan dito sa inyong resettlement sa Calawan. Kaya congratulations sa inyong lahat.